Ano sabi mo sa section natin? Mabait. Oh. Friendly. Ha? Family in touring. We, totoo? We, nag-live ka nga sa GC. Oo nga. Sa't mga ulit. What's up? Welcome sa panibagong video. Kung sino may nanonood ngayon sa video ko ngayon, hello sa'yo. So ngayon, nakikita nyo mo sa title. Maybe, just maybe, baka ito na yung last day namin sa school. As a second year college or tertiary, tinatawag sa STI. Kasi wala na kaming update after nitong araw na to, ano mang gagawin namin? Like wala na talaga. Nakalagay sa schedule, ito na yung parang last day na exam, wala na kaming gagawin sa huli. And tapos na rin kami mga TP namin, tapos na rin mga ibang subject, tapos na sa lahat, kasi finals na. So I think, tapos 50 na ESCO, napaka wala na kami gagawin. O baka ito na yung last day namin. So, meron akong isang, yun nga. Kung nakita nyo man, simula ng video, kasi gagawa ako ng interview. Yes. Not just interview, like may tanong na ako. Ang itatanong ko sa kanila is, ano ang masasabi mo sa BSBA OM 401 if ngayon na yung last day? Which is BSBA OM 401. Section namin yon. So yun, ngayon kakagising ko lang. Actually, kumain na ako. And hindi pa ako naliligo. Mag-ayos pa ako ng reviewer. And maaga-aga akong pupunta ron sa school. Kasi ang oras pa naman kasi ng exam is 2:30. Isa lang yun, taxation pa. Ang hirap ng taxation, legit. Sumasat ulo ko. Pero kagapon, tapos na kami. Which is yung business. Basta tawag na namin, oblikon eh. Business obligation, siguro yun. And yung ano, logistic management. Yun yung in-exam namin kagahapon. And ang concept ng nila is halo-halo daw yun from prelim to finals. Yung i-examine namin ngayon. So, ibig sabihin, halo-halo yung mga tina-topic. Halo-halo makikita mo ron. Meron makikita mo. Ay! Nakata namin sa prelims to! Parang ganun. May maliligo na rin ako mag-review. And gaharap tayo ng tambayan kapag punta natin doon kasi syempre wala pa naman, di ba? Like, gaharap tayo ng tambayan. Yes, and I will try my best na makapag-interview sa kanila kasi syempre busy rin naman yung mga yung kaka-review and hindi ko naman pinaplano na lahat ng classmate ko sa section ko is ma-interview ko, di ba? Kung sino lang yung mga interview ko, di ba? Kasi yun naman talaga yung pinaka-main point ng video na to is kung ano yung masasabi nila sa section namin as if last day na ngayon. So ayun. Yes, nakikita nyo, index card. Index card yan, malamang. So, kasi nga, this taxation, kailangan namin ng index card. I mean, wala namang sinabi kung kailangan ng index card, diba? Pero dati kasi gumagamit kami ng index card. Gumagamit kami ng index card. So, gagamit kami nito. So, wala nagsasabi, pero tingin ko, okay naman, katabi sa pre-finals. Nag-pre-finals din kami, wala namang sinabi na pwede magdala ng index card, pero nagdala din kami. And wala naman sumita. So magdadala ulit ako ngayon. Pero ngayon, siyempre mas malaki na. Kasi ang gagawin ko sa mga to, ikakat ko itong mga to, ididikit ko na lang dito. Hindi ko na kukopyahin yung ito, susulatin ko pa rito, hindi na. Kasi natutunan ko yan doon sa kaklasmate ko, na kung saan, nung pre-finals din kami, or siguro dati pa, hindi ko na napapansin, hindi ko na binibigyan ng pansin. Ganun yung ginagawa niya. Kapag nagpapaprint siya, guguntingin lang niya, ididikit lang niya dito sa index card, para madali na lang daw. And, men, ito yung exam ko ata. Ay hindi pala yung exam ko. Sa bag ko pala. Hype na yan. Wait. Saan na yun? Ay, ito. Yan. Kasi diba, well, sabi naman dati is, mga dati yung mga lalabas na exam. Which is yung mga pre-finals or you know, prelim to finals. Pero napansin ko kasi sa exam namin sa Oblicon and sa logistics, ang mga lumabas lang doon is more on sa pre-finals and finals. Like, konti lang yung mga midterms o prelims. So, ngayon, ito yung exam ko sa taxation. Ha? Medyo pasado pa ako dyan. Kasi nakalagay, 51. Yan, 51. Yan, 51 yan, 51 yan. Nagkaroon kasi na parang correction pa sa mga, ano na to. So, ito yung examin ko. Kasi panigurado, dito sa mga, baliktad. Kasi dito sa mga, dyan sa mga ano na yan, sa mga, multiple choice na yan, ilalabas din doon sa exam namin katulad doon sa in-exam namin kagahapon sa Oblicon. May mga lumabas doon na sa multiplication is lumabas din doon pre-final, pre-finals and midterm. Men, taxation men, napakahirap. Kung sino man yung nagtitake ng course ng business dyan, ng BSBA, like, kunyari kung DBAA ka, men. Ang
hirap ng taxation, legit. Wala ko itong gupitin para matapos na ako para wala naman siya nang gagawin. Gugupitin ko na to and then ididikit ko na to. Which is mahirap-hirap kasi kailangan ko pang gandahin yung paggupit ko. Kasi baka mamaya sabihin, itong party na to is part pala dito, hindi pala dito, di ba? Makat ko siya dito, pwede tanga-tanga ko. Ganito lang yan eh, actually. Ganito lang yan eh. Oh, di ba? Ganyan na yan guys, oh, di ba? Eh, ganyan na siya oh. Oh. Naka-tape na siya so hindi na siya maano pag nakatalikod yan. Ganyan. Ang problema ko na lang dito is kapag sabihin, ito kasi ng pre-finals, meron akong index card pero which is ano yun, naka-written yun. Sabi kasi, kasi nung mahulihan ko ng mga cheater, lahat kaya zero na. Ganun. So tatakot ako sa index card ko ilabas. Kasi wala namang sinabi na pwede pong mag ano ng index card gumamit. Like kumbaga, ang inisip ko dyan pag nahuli ako, oh, pwede gumagamit? Ang ganyan, kodi ko mo? Pwede bilang tanongin. Pwede ba gumamit ang index card? Tapos eh, syempre sila, wala namang dali sinabi si sir. Baka yung mga ilan sa kanila, konti, walang dalang index card. Yung isa lang, yung kakilala ko na gumagawa ng ganitong style. Yung may index card. So, bali, kaming dalawa lang yung alam ko. So, tatakot ako sa ganun. Kasi pag sinabi ng nagbabantay, o yung prof namin, pwede ba mag-index card sa taxation? Nagtanong sila bilang, pag sinabi ng mga classmates, hindi po, kasi wala naman po ato sinabi. Eh, di zero kami lahat, dali sa akin. Pero nilabas ko pareho, like, wala na, walang pakialam. Pero hindi naman niya pinansin. Kasi index card naman siguro. So ngayon, yung ganun yung gagawin ko ngayon. 2 hours later. Yun, guys, tapos na maligo. Kahit ganyan naman. Well, tapos na maligo. It's 9:46. And then, maya, imagalis na ako ng gamit. Baka pagbagsak nitong cellphone ko, pababa na tayo at aalis na tayo. So, ipabagsak ko lang. So, yun na. Meaning, pag bumalik ako dito, syempre, babalik ako saglit lang. Aalis na tayo sa bahay. So yun, tayo aalis na. Ay, nakasuot na. Ayan, suot ko ngayon. Boom. Siyempre, may jacket pa ako. May jacket pa ako nyan. Ayan yung jacket. Kasi siyempre, malamig sa room. Ayan, dito kami sasakyan. Yeah. Naka-retainer ako. Ayan na. Naka-retainer ako. Hirap magsalita. Alam mo, tipong may mga times na bibili ako ng may order rin sa pick-up coffee, if alam niyo yun. Tinanong ko. Sarap po sa inyo, sabi ko, ano, Americano. Tapos, okay, naiintindihan ang Americano. Tapos, ano, ano ito? Sweeten. Hindi marinig. Sabi ko, sweeten. Tapos sabi ko, pinakita ko, nakaano po kasi ako, sweeten. Ginanong ko na lang. Talagang, yun ako, dila ako. Akasa. Ang battery, sad to say, around, parang, 49% lang to. So I hope na makapag-video ako mamaya and pagpunta ko ron, hindi ako mag-video na puro like ba nakatambay o ano. Like direct to the point na, parang ganun. At least I hope na hindi talaga malobat. Kasi mahirap na. So yun. Pupunta na ako sa school. 1 hour later. Dito na ako ngayon. Sa gilid ng STI. Kakarating ko lang. Well, papasok mo tayo, mag-CR lang ako tayo doon kasi wala pa yung oras namin. 2:30 pa, 11:57 pa lang. 2:30 simula ng exam namin, so share lang ako sa loob and then hanap tayo tambayan. Lakad lang. Ayos na yan. Butang init. Naka-jacket pa, hayop. Isang ano nga? Cold brew. Seated. Seated na. Tapos, yun lang. Wala. Yun, nakabili ng coffee, cold brew. Yun ang yan, pait pala ng hayop na to. Diretso na yan. Tamang tambay dito sa may gilid ng upuan. Pero tamang tambay lang dito. Yung mga tao, hype na yun. Lahat yung mga classmates ko, dito kami. Ayan, wait, oras na. 1:44 na.
2:30 ang exam namin, ayop. Hello, utol. Inay, yun sila. Yung pala yung mga nandito. Huh? Oh, ba't hindi po tayo pinapapasok? Ha? Hindi po tayo pinapapasok. Ay, sorry. Dito na ako. Anong, eto, meron akong question sa'yo. Ano, anong message mo sa BSBA I-401 if ngayon na yung last day? Message mo ako naman sa sabi niya. Impromptu to. Sige. Salamat kasi nakasama ko kayo. We. Hindi lang yun. No, we. Sana baguhin niyo ugali niyo. Ay, kung sobrang immature. Ay, bakit? Mayroon pa niya expose mo. Aray, puta. Expose mo nga sa rin. Anong message mo o anong sasabi mo sa section natin? If may any last thing. Message mo sa section. Okay lang to, man. Di wala alam channel ko eh. Ay, mahaba yan. Ano ba yan? Summary mo. Isang word o ano? Word? Oo. Bala ka. It's up to you. Ay, wow. Bakit? Sabi mo isang word. O sige, hate. O sige, hate. Ba, ano pa? Ano yan? Backster. Oh, ano pa? Ano pa? Sige, labas mo, puta. Sige. Yun lang. Grabe ka? Grabe ka sa section? May question ako sa'yo, pre. Takilang may tatanungin nga ala ako. May iwas ang mga vlogger yan. Ay, may iwas ba sa vlogger yan? Vlogger ka, pre. Hindi naman. May tanong lang ako sa'yo, pre. Ano? Anong message mo sa section natin, pre? Amen. Pag-ino. Bakit gagawa ka ng combination? Hindi, wala lang. Okay. Kasi may... Uwin sa amin sa akin, ha? Baguhin ko. O sige, ikaw. Baguhin mo, sige. Ang nasabi mo yung section natin ay... Napakabait. Hala! Plastic! Sabi kang hinga. Uy! Tigilan yung ganyan. Ba't parang cut mo yan. Ang nasabi mo sa section natin? Mabait. Oh. Friendly. Huh? Family yung touring. Weh, totoo? Weh, nag-live ka nga sa GC. Oo nga. Ikat mong ulit. Ano man sabi mo sa section natin? Mabait. Family yung touring. Family oriented. Ganun. Ano pa? Pag may problema, nag-uusap agad. Wow. Okay. It's a good thing. Hindi rin papalinig. Ay, wow! Walang nagpo-po sa Facebook. That opposite ah. Facebook, mga ganun. Oo. Basta sobrang saya lang sa section na to, I-401. Umimiss ko to. Halata naman sa mukha mo, ha? Daisy. Ikat mo na, butang. In 5 minutes to be exact, I need your handouts to be inside your bag. Yo guys, yun lang yung mga nakunan ko na kung saan may mga mensahe, which is ano lang kasi yan, yung after nung may nag ano kay JC ulit is nag-review na ako noon, nag-review na ako kasi wala nang oras, like 2:20 na o ano yung oras na yon. So parang wala na akong time para makapag ano, sabihin ko na lang na after na exam. But after nga na exam, anong oras na, di ba? Like pagkarinig ko is parang like ano kasi, parang nag-exam pa ako tapos lahat konti na lang nag-exam, ang dami nang wala, ang dami nang tapos. Narinig ko na lang mga nasa 3:45, mga ganun, 3:44 yung oras. Which is ang time namin para doon, may oras kami hanggang 4 p.m. Like 2:30 hanggang 4 p.m. yung oras na exam namin. So ganun. So parang ang isip ko na parang baka mababutan na ako ng pilahan sa terminal kapag gano'n. So parang baka gabing-gabi na ako makauwi. Tapos naalala ko na lang pala na magbibideo pala ako nung nasa jeep na ako. Diba? Naalala ko na lang na parang ay nga pala. Kukuha pa pala ako ng mga mensahe. Pero ang nakuha ko lang is parang 2 tao or 3 tao lang. So yun lang muna yung mga naano ko. Well, it's a last day kasi wala naman nakita. And then ang hirap na exam, hayop. Tapos na yung aming second year college. And probably ang alam ko at ang pasukan namin next school year is August 29. Yun sabi ng teacher sa amin. Pero baka may pag may time ako, magtatanong ako mismo sa STI as a confirmation or clarification na talagang August 29 yung next school year namin. Which dati kasi is September talaga yung pasok namin. Like first week of September, ganun yung pasok namin. So yun. Ngayon natapos na yung ating school year, huwag sana magkaroon ng summer class, is itutuloy na natin kung ano yung mga dapat natin gawin for YouTube at sa mga iba pa. And I hope hindi ako ma-burn out
dahil ito na lang yung gagawin ko. Maraming salamat guys sa panonood. Kung gusto niyo matin video ito, i-like mo. Kung hindi naman, dislike mo. And yeah, pinutin mo din yung notification bell para ma-update ka sa mga na-upload kong video. And guys, see you guys in my next video. Bye. Peace. Ingat palagi.